Sa isang malayong kabundukan, natagpuan ni Katich ang isang lumang bato na may kakaibang marka, isang nakaukit na cross. Ang markang ito ay hindi lamang basta-basta. Ito ay may malalim na kahulugan at koneksyon sa mga nakatagong kayamanan ng mga sundalong Hapon. Ang markang cross na ito ay hindi lamang isang simpleng ukit sa bato. Ito ay isang man-made na marka na sadyang ginawa ng mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga markang ito ay karaniwang ginagamit bilang mga gabay o simbolo para sa mga lihim na lokasyon ng mga kayamanan na tinago ng mga sundalong Hapon na kilala rin bilang mga kayamanan ni Yamashita. Napakalaki ang posibilidad na ang bato na ito ay isa sa mga marka na may kaugnayan sa mga tagong kayamanan ni Yamashita. Ngunit upang higit na makumpirma ito ay kailangan ng karagdagang mga marka. Kaya naman sinubukan ni Katich na maghanap ng karagdagang marka sa paligid ng lugar. Ngunit sa kasamaang palad, wala na siyang natagpuan. Ang pagkakaroon ng karagdagang marka ay magbibigay ng higit na katiyakan kung saan talaga saktong nakabaon ang kayamanan ni Yamashita. Ngunit sa kasalukuyan, ang tanging palatandaan ay ang markang cross na nakaukit sa naturang bato na ito. Nakaukit na markang cross. Ang mga sundalong Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig ay kilala sa kanilang mga komplikadong sistema ng mga marka at simbolo na ginamit nila para itago ang kanilang mga nakaw na kayamanan. Isa sa mga ito ay ang Yamashita Cross na marka. Ang mga cross na marka ay kadalasang ginagamit bilang mga landmarks para sa mga may hawak ng mapa. Ang mga ito ay nagsasagisag na rin na ang naturang lugar ay positibo o may nakatagong laman. Sa madaling salita, kung mayroon kang natagpuang cross na marka, maaaring mayroong nakatagong kayamanan sa malapit na lugar. Kung ang cross na marka ay nakapatayo, isa sa mga karaniwang kahulugan nito ay malayong distansya. Ito ay nangangahulugan na ang nakatagong deposito ay nasa malayong distansya mula sa kinalalagyan ng cross na marka. Sa ibang salita, ang cross na marka ay isang gabay na nagsasabi na kailangan mong magpatuloy sa pagkahanap sa ibang lugar. Ang cross na marka ay maaaring tumutukoy na rin sa mga iba't ibang lugar na malapit lamang dito. Ang mga lugar na mga ito ay kung saan karaniwang itinago ng mga sundalong Hapon ang kanilang mga kayamanan. Ang mga ilan sa mga karaniwang lugar na ito ay tulad ng caves, tunnels, old creeks, rivers at mga iba pa. Ang isa pang karaniwang kahulugan ng isang cross na marka ay nagbibigay pahiwatig ito sa isang direksyon. Ang pinakamahabang bahagi ng cross ang siyang nagsisilbing pangunahing pointer nito na nagtuturo sa isang mahalagang direksyon. Ito ay maaaring magturo sa direksyon kung saan matatagpuan ang nakatagong kayamanan. Ang simbolo na ito ay karaniwang ginamit na rin ng mga sundalong Hapon para ipahiwatig ang isang tunnel. Ngunit sa ilang mga kaso ay maaari na rin itong nagpapahiwatig sa eksaktong digging spot o ang lugar na ating uumpisahang hukayin. Kaya maaari nating hukayin mismo sa ilalim ng bagay na ito. Sa lahat ng mga kahulugang nabanggit dito, masasabi ko na ang angkop na kahulugan ng naturang nakaukit na markang ito ay nakabaon dito sa ilalim ang deposito. Sapagkat kung ating pagmamasdan ng mabuti ang hugis ng batong kinalalagyan nito, ito ay parang isang puntod o libingan. Nagbibigay ito ng karagdagang clue na ang nakabaon dito ay hindi isang tao kundi isang kayamanan ni Yamashita. Ang masasabi ko kay Katich. Hukayin mo lamang sa ilalim ng naturang bato na ito ng maski hanggang 5 talampakang lalim lamang.
At kung meron kang nahukay na isang nakabuong marka, ibig sabihin ay ito ang tamang digging spot kung saan ay kailangan mo lamang ituloy ang iyong paghuhukay. Tandaan na ang bawat marka ay may kanya-kanyang kahulugan at ang tamang interpretasyon nito ay siyang magbubukas ng tamang daan patungo sa nakatagong kayamanan ni Yamashita. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.